pag-aral international session in a way. Oh, ice. Para makita natin, no, kung saan papunta yung mga international teams natin. Kapain lang din natin siya na you can put it that way. Pero ano din eh, yung prestige din kasi niya na gold medal. Kahit anong mangyari, gold medal talaga, ayos yan ah. Kailangan natin ng booster. Kailangan ng go for the gold yung Pilipinas eh. Mm-hmm. Hindi, pero for Singapore and Vietnam, I think now they need to adjust on how to reset on what they came from on the matches of today. Because yun ang pinaka-importante sa lahat. Because kung mag 1-1 to, well, magiging iba yung daloy ng ating ano, no, ng bracketing. Pero this will tell us kung makapag-adapt pa kaagad yung mga bagong teams na to. Na kahit tayo, we're trying to look for data, pero as we look now, as the games go by, nalalaman natin kung saan gumagalaw yung meta nila. Okay. So napanood niyo yung Indonesia versus Vietnam, Indonesia versus Singapore. Let's talk about it. Sa palagay niyo, sino yung nagkaroon ng mas madaling time against Indonesia? Singapore ba o Vietnam? O six? Pinirapan kanina ng Singapore yung ano eh. Game number 2 ha. Malapit, nahirapan doon ni Indonesia. Okay. And we are respecting the fact na si Singapore, kung mapaplansya siya pa yun ng konti, kung baga ending the great game from the early game to now, magagawa ng paraan. Pero let's see on how will they execute it now. In addition to that, even for the draft of Singapore, close din siya sa mga usual na nakikita natin na drafts pagdating sa mga tournament. So, sabay na sabay sila in terms of the meta kung yun yung magiging question ng iba. Mm-hmm. This is Vietnam versus Singapore. This is the first draft. And if you would look at Vietnam, it's going to be the Ling and the Xavier Bad for Singapore. At tatanggalin nila eh, Valentina, pati 1-1. Junglers yung target eh, no? At saka parang pagka against ka din sa a team na wala ka pa talagang masyadong information, either you go for assassin heroes na sobrang bilis mag-jungle or kumuha ka ng mga sustain. Kasi kanina for Indonesia, mayroong moment na nakuha nila yung Fanny. First game, nakuha naman nila yung Ling. That is against Vietnam earlier. Kaya siguro isa na rin ito sa mga binan ng Vietnam. And looking at Xavier, ang taas ng winning potential or ng winning percentage ng hero na to, lalong-lalo na on this group stage of our SEA Games. Kasi scaling yung damage, yung kanyang range pagdating sa dulo, yung global ultimate niya, napakahirap ng kontrahen once yung team niya ang mauna in terms of initiation. So, very, very nice ban for Vietnam and for Singapore, Eve. So, parang ayaw nila dito ng mga tempo heroes naman. Valentina, feeling ko hindi na talaga. Malabo pa sa malabong ma-open. Ito, for SGP, or Singapore rather, nirerespeto nila. Ooh! Ang capability ng Vietnam, but instead, it's a mashup priority. Nabanggit nyo kanina for Singapore, nahirapan sila, or pinahirapan nila Indonesia. Part of that lineup, or part of the draft, is Masha. So, pwedeng manggulo talaga dito yung Masha. Sometimes we see Masha as a jungler. Pwede din siyang mapunta as a tank. So, very flexible. Yun yung kinagandahan as a priority pick for Vietnam. Pwede sila mag-change ng course. Bigla magbago yung ihip ng hangin ay teka lang. Let's change the identity of this Masha kung ano yung mas suitable for our lineup. Now, SGP or Singapore, binan nila actually si Eve, which is maganda sana supposedly. Yeah. Pero pwede lang ko, Karina and Angela, perfect. Magandang combo to. Oo. Karina, Angela. Okay. So, nung kinuha ni Vietnam dito si Masha, nawala ng choice si Singapore kung hindi i-pull yung trigger kay Karina and kay Angela. Kasi it's one of those combinations na hindi basta-basta nabubuli ng isang Masha into the early game. And sobrang bilis mag-jungle ni Karina. Parang kung hindi mo din ma-expect or hindi mo din ma-predict kung saan siya magsisimula, kung orange start ba, purple start ba. Parang hindi ka din mag-matter. As long as hindi umaabot ng level 2 yung Karina, okay pa manggulo dito si Masha. Pero pag umaabot na ng level 2, ang hirap na. Mahirap na iwas. Nagiging mahirap na kapag ka umabot na doon. And ngayon, kung papansin mo yung Vietnam, kinuha nila si Lilia, pati si Barats. And that will give them a lot of
a lot of tankiness and burst potential coming in for their side. Pero yung Singapore, they are really adjusting accordingly doon sa binabato sa kanila ni Vietnam. Meron kayong Masha, kuguluin nyo yung jungle namin. Sige, magkakarina kami. May barracks kayo? Ah, sige, magkakarina kami. Although for... The adjustment talaga? Adjustment, yes, for Singapore. Although nakikita ko dito, problem is, yes, sumasagot sila dito against the lineup or yung mga heroes na binibring up ng Vietnam. Pero pwede kasi magkaroon... Yung pagdating sa draft, nasasabi mo na checkmate, na parang na-drive ng isang team yung magiging course of direction ng inyong draft. Although, ang kanaganda naman kasi for Singapore, yes, sinasagot nila yung lineup ng Vietnam, but at the same time, ito kasi yung mga heroes na kilala rin sila. For the side of Singapore, even before, ginagamit na talaga nila si Karina. Kahit before pa siya na maging part ng so-called meta natin ng mga tanky heroes. Mm. So, familiar na sila with this type of hero. It's more on them securing heroes that serves their comfort or para hindi na sila mahirapan to go back to the basics. For Vietnam though, medyo more on skill dependent pa ang kanyang heroes. So, they're lacking in terms of heroes that could do free hits. Kasi merong carry. Pagdating kasi sa late game, or ako personally, if you are up against a marksman as much as possible, you have to bring a hero that could do burst. Mm-hmm. Or pwede rin sumabay sa'yo pagdating sa mga free hit na to. Kasi kapag ka late game, kailangan na kailangan eh. Although for Vietnam, nice one by the way for the Sicilian. Mm-hmm. Kasi ito yung mga klase ng mga heroes that could set up a perfect play for tanky heroes. Kumbaga, imagine the assassination that it could bring Karina. Ipifinish off lang niya yung mga mapipitikan dito ng bats. Yung mga bats ni Sicilian. Pero iniwasan din nila yung scaling capability. Ah. Pero ito yung kaguraban onto Vietnam. Wow! Teka lang. Hexborg for Singapore. Ooh. Never had to nakita ng buong season 9 for MPL. But now, it's their own way. Possibly, Hexblin? Possible for Singapore. Ang nakikita ko naman sa kanya, it's typically your XP laner na gusto mo itapat if ever man si Masha yung ilalagay doon. Uh-huh. And it's good against, sabihin natin, si Barats kasi iihaw niya si Barats. Ah, yes. Mabawasan niya yung buhay. Kumbaga, it's not necessarily yung magpapasabog talaga kay Barats. Uh-huh. Parang ang gagawin niya, bababain ko yung buhay ni Barats with the last insanity. Tapos, Kari, ikaw na bahala after. Oh, napakaganda yung sinabi ni Butters. Punit din eh, no? Oo, parang hitting two birds with one stone. Kasi even for Masha, applicable siya. Yung ma-burn din yung armor. So, yun yung parang gustong gawin dito ng Singapore damage. Tapos, yung kanyang ultimate din kasi ay pwedeng mataboy. Kumbaga, pag nagkamali na pasok dito yung Vietnam, sagutin lang nila dito ng last insanity and that's it for Singapore. Although for Singapore, diba, not by the way, the Franco. So, good nga din naman. Ang pinakakailangan lang naman dito ng Singapore or ng specifically the Karina is for them to be able to secure yung kanyang jungling pattern. Kasi, assassin-wise, for sure, everyone is familiar na Karina talaga is part of the top picks. So, kung i-compare mo against Vietnam, not unless magulo nila yung Karina, mahihirapan sila pag hindi nangyari yun. Okay. Another debut hero for Singapore. Mm-hmm. Nawala yung Eve. Sige, Farsa tayo. Uy, na-miss ko si Eve. Ay, si Farsa, by the way. Kami naka-1v1 ako kanini. Naka-1v1 ako dun. Farsa din. Farsa. Kinailangan nila yung damage output na yun. I really think that si Sicilian was the perfect pick para side ng Singapore doon sa ginagawang lineup ng side ng Vietnam. Pero dahil nga nakabasa na yung Vietnam, yung pick na yun, the next best pick for them was either Alilia na inagaw na ni Vietnam or Farsa. And I really think that it helps against the Beatrix pati dun sa Lilia kasi at least hindi sila tatapak or hindi sila makakagalaw kapag kabinindot na yung Federer strike. Yeah. Well, speaking of artillery burst mula Singapore, now it's game number 1 for Vietnam and Singapore. Makakabawi ba ngayon ang bansa ng Singapore or Vietnam coming from a loss? Pero si Nart, unang bisita dito sa site ng Singapore. Agad-agad.
nabawasan lahat ng HP bars doon. Kumaga warm up lang muna, but that's the idea of Team Vietnam having this match under lineup. Gusto niya lang talagang makita. It's either Vision, Manggulo, and to disrupt the rotation of Team Singapore. And nagawa niya naman yun though, pero yung ma-force dito yung side ng Singapore to use the retribution, although na secure at nakuha pa rin, reminiscent yung kanyang buff without using or exhausting that spell. So, a little na magugulo, yes, for Team Vietnam. And they have to take things slowly as much as possible kahit meron ang gugulo. Hindi nila kailangan na bilisan kahit meron silang Vision against Singapore on this match. Speaking of... Hindi naman ginagawa ni Nerd dito. Ni-nerd niya. Ni-nerd. alam ng Vietnam kanina kasi, dito si Reminiscent, sinubukan niyang istorbohin doon si Duknam or si Barats. So, nung nalaman nila doon, pinatik doon kagad sa taas. Tagalin mo yung orange na yan. So, na-delay dito ang jungler ng Singapore na mas may hirapan sila makuha ng items early game. Napakalaking blow nun yan. That was actually a good heads up play para sa side ng Vietnam. Isipin mo yung Singapore na nanahimik lang naman sila. Pero, inagawan sila. Walang purple buff ngayon si Reminiscent. Ang nakikita ko ngayon for Singapore, since naikutan sila ng Vietnam or nagawan sila dito ni North, ang kailangan nilang gawin is to actually, for Reminiscent, tama yung ginagawa niya kanina na pumunta siya doon sa mga may ibang mga neutrals of a Team Vietnam para maipantay niya somehow yung gold. Kasi kung titira natin, sila actually yung lamang in terms of the gold. Kaya yung delay na yun, napaka-importante kay Vietnam. First turtle onto Vietnam, pero ngayon apat ang pwede sumalubong sa lane na to. The delay mismo doon kay Reminiscent was needed para makiikot na maayos dito si Duknam. Now, for Vietnam, they really have to play this properly. Nakuha na nila yung mga unang advantage against Singapore. Tingin ko kung paano na lang nila i-utilize etong Barats na to. Kung magiging aggressive ba sila or hindi, ito yung magdi-dictate sa mga susunod na pangyayari, sa mga susunod na mga minuto. Makikita mo din na sila Soul, kahit papano, hindi din siya makapasok or hindi din makapasok yung Barats kapag nandun siya. Dahil medyo nakakatakot nga. And given the fact pa na baka pumunta na si Soul anytime doon sa may taas, especially kapag nakapag-clear siya against Benedetta, na nandoon din si Adamir, pakiramdam ko, yun yung tamang timpla ng aggression para kay Barats. May mga times na hindi ka lang pwedeng dinosaur ka lang. Kailangan makakamdam ka din. Kailangan ma-sense mo yung prey mo. Kasi mahirap nga naman, kapag ka nasobrahan ka din talaga sa pagiging matapang, usually, napoforce din yung buong team na mag-react kasi you're the jungler. Ikaw yung pinakamagabibigay na aggression para sa'yo. Speaking of aggression, bawas doon mula kay Nart versus Adamir na ang lahat na dito per Feathered Airstrike. Nilabas para ma-zone out ng kalaban dito ang Vietnam, but it's si Nart ang nag-absorb ng damage, pero sabi ni Adamir, akin ka na! Pero ngayon, si Reminiscent falls down in hand of Singapore. That's 1-1 Vietnam and Singapore for the trade. We have to commend the connection na para dito sa side ng Team Singapore. It was the heart guard as well. And talagang kinagandahan dun was Adamir was able to take that kill for Kari. And Kari, if you're up against Beatrix, kasi medyo magiging restricted ka pa in terms of your movement early part of the game. Pero nasecure niya yun, magkaka-edge siya in terms of the farming and the items. And I like that JPL is actually staying on the gold lane kasi mamaya may kita natin kung ano yung ibinunga kumbaga na kanilang insurance plan. Insurance plan nga ba to ng team ng Vietnam or Singapore? Turtle low, pero ngayon si Nart sinusubukan harangan na pagpasok Singapore, but this is still Vietnam's game. Early game, dalawang turtles, dagdag gold. Objectives ang plano ngayon ng Vietnam, not engaging to any team fights. And actually tama naman for the side of Vietnam. Yung, kung tinignan mo yung jungler, meron kang Karina, meron kang Barats, and that only means na nasa inyo yung side ng kunat. For the side of Singapore, kung iisipin mo, sino ba yung nag-iisang makunat dito? It's going to be JPL with Reminiscent. Pero kapag pumasok siya doon, automatic, talagang pagkakaguluhan na siya ng side ng Vietnam. So, now, eto si Adamir, medyo tinututukan talaga ng Vietnam. Kung makikita mo sino, talagang gusto talaga nilang pauwiin, ayaw nila pag-farmin. Pero with Adamir, look at him. Low mana. And nahuli siya dito, and that's going to be the Phantom Step, saving
him papunta doon sa may turret. But somehow, may kita natin yun how effective the rotation right now of Singapore is. Kasi even the Phantom Step dito ng Makari, sobrang so masakit na din. Or baga nararamdaman na rin dito ng Team Vietnam. So kanina, Vietnam, yes, they were aggressive. But at the same time, hindi na ganun kadali for them to dive basta-basta doon na sa lane na yon. Kasi they have to take note that may Angela pa for Singapore. So Vietnam, kailangan nilang maingat on the laning o paano makabawi. 6 minutes in, now it's all about getting those golden items for Vietnam. Kumakabawi pa sila. Pero the global response ngayon, mismo ni JPL, kailangan din pag-ingatan. But Soul here, immortality. Priority item for our next Borg, as expected, but now, sinusubukan nila i-peel off din dito knowing na yung first, third turtle ay papunta na. Pero ngayon, si Sayla, nabawasan dito ni Nart, but it's always about Vietnam pushing them back. Mm-hmm. At kung mag-iisipin mo pa, si Sayla talaga yung pinaka-target nila Benedetta and si Soul using the last insanity para i-dodge out yung Daytona's welcome. Kailangan din ano, kumbaga, sige, kahagatin mo ako. Ito, apoy. Try mo pumasok sa apoy, pero as a dinosaur, kailangan ko din umalis. Sabi nito, sige, mamaya na lang ako kaaway. Pero alam mo, napapansin ko dito, si Chantel, si Benedetta. Oh. Ano, bibukid. Batang may love. Bibukid, sobrang bibo. Tignan mo kung paano maglaro yung Benedetta. Parang ano, lahat ng pwedeng pindutin dun sa may screen, pinindot na. Ganon ka lupet ang paghawak ng Benedetta dito ha, for Vietnam. But that is a clear 3 turtles against Singapore. Now, no additional follow-up. Engage for Singapore dito, no? This is all about laning. Discipline ng ngayon Vietnam. Coming from a challenge. Oop, Benedetta. For today, Benedetta nga nagunang priority dito for the casualty inside of Vietnam. Nangalay doon. Well, sabi kasi ni Waters, lahat naman pwede pindutin. Ayun, nangalay, pagkakapindot. Pero nga, nahuli dito yung jungler ng Singapore. Oh, okay, hindi mo na. Kumbaga para na force lang dito, finorce lang din ng Vietnam to for Singapore to use the heart guard. Even on the 6-minute game time, ganun din yung nangyari. Finorce lang din nila dito na magkaroon ng sanip from JPL. After nun, nag-disengage yung Vietnam. And it is actually good para dito sa Vietnam kasi somehow, yes, nag-aggressive yung kalaban nila pero binabantayan din nila para hindi makapag-dive against them. Pero kung titignan natin dito, the farmer for this game is Beatrix actually with 5.7k. So first item niya was the Blade of Despair. Tapos nangyari yun, nakasira pa siya ng Torres sa may top lane. And then, kung titignan mo yung item dito ng carry, di ba meron tayong ginagawa ngayon yung Windtalker Golden Staff para sa mga tanky heroes? Do you think this is a better choice ngayon against the Barracks? Or mas okay na mag-stick tayo doon sa Windtalker Golden Staff? Mas okay siya mag-stick doon sa Windtalker Golden Staff kung walang Angela. Pero may Angela kasi. Adamir. Perfect point. Ultimate on to Adamir. Sinusubukan bumawi ngayon ng Vietnam or makuha na isang kill. Follow-up from Adamir's death. Now, Singapore, ginamit ang Feathered Airstrike. Defensive ultimate ngayon for Singapore from that pick-off. So si Kari, iniiwasan nila yung mid-game possible comeback. Alam mo, dito din pumapasok yung ano eh, yung stalling na tinatawag. At times, naniniwala ako na yung ibang mga picks ng mga players, it can be used para to take down people. Pero, more times than we expect, yung ibang mga skills na ginagamit dyan, we use it to stall the game. And kung maisip mo si Sayla, ni-stall nga lang yung game doon, hindi niya binibigay yung torque kasi gusto nila si Adamir makakuha ng mga item. Kailangan, well, as a carry, kailangan mo talaga yung momentum and item. Electro Flash Emblem, pero ngayon, it's still Duknam securing that first lord. Pero Singer dito, nakuha dito. Pero ngayon, si Duknam lang nga ni Blast Insanity popping in. Dito natin nakita, it's still Sayla taking that kill. Dalawa nga din for Reminiscent. Sabay, Winter Truncheon. This is Singapore. Medyo nagiging back-to-back trades dito. Pero nakuha din dito ni Benedetta sa baba yung Tori. Oh, kumbaga parang nangyayari ngayon for Vietnam and Singapore, ang inisip nila would be the trades. Kung kumuha sila or kung kumuha sila ng kill, anong pwede nakuhanin para somehow mapantayan yung nakukuha ng kalaban sa kanila. Yes, Vietnam nakukuha sila ng Lord. Good thing for Singapore, they opted to go for a team fight
Tapos habang nangyayari yun, kumuha pa si Ngoc Han ng kanang Torre doon sa may bottom lane, which is actually good. At kailangan nila do pantayin talaga yung pagsira dito ng Torre sa may middle lane or else mahirapan sila. Ayan, sa gaya niyan. Look at the damage now. Sinusubukan mag-poke ni Benedetta for Team Vietnam. But still, Singapore nawalan doon ng Torre. Lumalawak kayo ng control ng Vietnam para makuha ng mga kampo. But this is still 10 minutes in. Medyo dahan-dahan yung game natin ngayon. But looking at the items right here, Singapore, no? Ang kalamangan ng gold, it's like 2-3. Abahanse. Very, very little siya pa siya actually. Yes, it is 2-3. Pero ang nangyari kasi ngayon for Vietnam and Singapore, may mga moments na sobrang angat si Singapore pagdating sa gold, pero pag nag-retaliate si Vietnam, nakuha nila yung win during the team fight, nagiging parang bumabaliktad yung Vapor. Ngayon, 29k gold na ang side ng Singapore. So slowly they're dictating the game at pinaka-crucial dito for them is yung carry rather ay nagkakaroon na ng farm kagaya niyan. Dalawang carry kasi. Pero, napansin niyo ba 'yung napapansin ko? Ano? Tingnan mo 'yung ginagawa ni JPL. Di ba nakakaibal siya? Mm-hmm. And hindi niya ginagamit or hindi niya tinutuloy dun sa pag-teleport. So, hindi umaabot dun sa maximum cooldown. Ang ginagawa lang niya, kapag kami mamamatay ng minion at nagpo-push sila, pinipindot niya yung arrival, ginagawa niya lang immune yung minion, tapos kinakancel niya. So, yung mid lane turret kanina, di ba kaniting na lang yung buhay? Oh. Yun pala yung ginawa niya. Kaya pala natataka ako kung bakit buhay pa yun. In-arrival pala, tapos kinancel lang. Tapos nag-ultimate na lang sa kampe. That is JPL on the macro control. Pero reminiscing ko yun, nanganganip ang buhay. Pero nangangalahatin at kumukonti na rin. But si Duke Nam, si Mion, nanganganip na rin. But that is katiting na lang ang buhay. Pero sa atin, mayroon nakuha ng kill. Pero now, it's Singapore going for the chase. Escape for Benedetta for Team Vietnam. Pero tatlo to, hindi mo ata makakayanan to. But it is reminiscent taking the kill. Nag-back out doon ng Vietnam, but it is still needed for this Lord. Ayun, tingnan mo, si yung kay JPL, hindi siya nag-full cooldown. Meron na naman siyang arrival. Yun lang yung ginagamit, pinapakunat niya lang as much as possible, naka-pull yourself together siya. And Merong immunity. Okay, nagigits ko yung ginagawa niya. Parang ginagamit niya lang talaga added shield. Oh, kung gusto niya mag-defend, kung gusto niyang patagalin yung push na gagawin nila, yung minions papatibayin niya. It's good. Hindi mo siya i-expect na gagawin sa'yo. And minsan kasi yung mga paid away no look na basag, yung tipong kapag mababasag na, akala mo ano na eh, pwede na eh, aalis ka na eh. Tapos may ganyan. Oo. Para pinaprank ka lang, you know? Para pinaprank lang dito outside ng Vietnam. But on to that defensive feathered airstrike ng Singapore. Nakuha nilang Luminous Lord. Now, magsisiege ngayon ang team ng Singapore to get in the turrets. Ito ah, Divine Glaive on to Mio. 0-1 and 2. Susubukan ang defense dito yung Lord. But in this time na... yung gap ngayon actually is 2K still, 2-2 and growing. But now, kaya pa tutunawin ng Vietnam. But still, they're putting themselves in a defensive state. Kumbaga para nangyayari ganyan sa Vietnam, kanina sila yung magkakasama pagdating sa teamfight. Makikita natin na five man gang for them, 5-man na clash. Pero ngayon na-force kasi sila kasi meron nagpo-push from the side of Team Singapore. Uy, grabe nga oh! Pinakita na kanina, yun yung sinasabi ni Butters. Kung nakita niya yung minion kanina, yung heart guard, tapos hindi siya actually natuloy talaga. Para lang maprolong either for the defensive side or para naman kung offensive naman kasi na-secure yung pagsira ng Torre because of that. The mind tricks of JPL against Vietnam. Now it's the turret, the second tier turret ngayon ang gusto ko nila ng Singapore but it is still... Singapore dictating the game, early game to now. The advance is clearly still the same counting as 2-3, 3K and growing. Mm-hmm. But it's all about the traps from Singapore against Vietnam. Mm-hmm. And alam mo, naniniwala ako na beforehand na sa mga nanonood nito, na nakita nyo naka-arrival sa JPL, iniisip nyo, bakit? may heart guard ka. May heart guard ka. Bakit mo kailangan ng arrival kung pwede naman sumanib ka na mismo sa mga kampi mo? Parang hindi ka naman ata kailangan talagang mag-tipi-tipi pa sa gilid-gilid. So,
it's something that other teams need to look at na maliit siyang bagay sa totoo lang. Mm. Kung ako tatanungin mo, maliit siyang bagay. And makakatulong siya if ever nagde-defend ka. If you're on the offensive, I don't really think it matters as much dahil nga yung mga minions lang yung mga maaalalayan mo. Pero, ano eh, yung mga ganitong bagay, minsan yung mga maliit na bagay pa yung magpapahamak sa'yo. The little things. It's the little things. The little stones. Sa mga daan. Kung nagbabay ka, ayun, ma-outbalance ka dun, di ba? Oo. I mean, ito yung pinag-uusapan natin ng Vietnam and Singapore na palapit ng palapit. Medyo yung game natin dahan-dahan. Chantel. Yes, sinasabi natin siya na dahan-dahan kasi kanina, medyo intense na yung team fight natin. Pero ngayon, aware kasi yung mga teams natin of the capabilities of their own lineups and yung lineup din ng kanilang kalaban. So, ang pinakamagiging crucial dito is positioning. And if we look at the trend right now for this match as possible, kailangan nilang mauna pagdating sa mga big objectives. And one good example would be the Lord. Huwag lang talaga na maging maganda yung last insanity solo. That would be deadly for Vietnam. Pinapauna, sino kaya makasecure ng Lord? At ito nga, it's Vietnam! Ang nakasecure na Lord dito pero laban yun for Singapore. Dinadiretso na lang dito mismo kay Nart. Sinusubukan lang kin pero hindi na kinaya. It's reminiscent. Woo! Na sinecure ang kill. But still, Luminous Lord on to Vietnam. Merong buy time kahit nawalan doon ng isa. Napakaganda for Team Vietnam. At the same time for Singapore, walang makakapilit na mag-push back sila for every team fight as long as kompleto yung kanilang triangulo with reminiscent JPL and even Adamir. As long as those three players are available at meron silang pang vision with the Exborg, nagiging madali for them. And if you look at the items, actually, merong isang player from Vietnam na naka-Guardian helmet. So malaking factor din siya against Team Singapore. But ang hirap kasi. Angela gusto mo kuhanin, pero si Angela yung mailap eh. Oo, no? Well, now, kakailangan yung extra shield niya. Pero looking at, kasi kay Singapore naman tayo, ingat, sandali. For Singapore now, na pwede makapagbigay ng set, either si Soul, possibly si Soul, pwede makapagbigay ng unang, ngayon, tignan mo, set up yan, pagka-defensive mode, pagka-depensa, doon siya nagmamatter. Kasi yung mga panahon na yon, automatic na tumba na yun eh. Pero dahil doon sa damage output at yung napindot na yung arrival, isipin mo kung ilang segundo lang yung kailangan mo antayin. Most likely, mga 20 seconds lang, meron ka ulit na ganun. Yung mga ganyan, no, nag-i-stay pa. So, kailangan mo papasadahan na isa pang beses. Kumbaga parang mangyayari dito for Vietnam, trade na sana for them, objective na sana for them, pero may dadaan na namang minion wave. Angat na sana sila after that eh. Mm-hmm. Kumbaga magiging madali na para sa kanila. Lahat ng second tier turret na supposedly masisira nila after that. But because of that arrival from JPL, medyo mahirap na naman for them. And it goes to show for Singapore na isa talaga yun sa nakakasanib ka na sa mga kakampi mo, pwede ka pang mag-arrival sa tore. Mm. So mga multi-purpose, kahit hindi talaga siya sumama sa teamfight, pag hindi siya naka-heart guard, pwedeng-pwede kasi pwede naman siyang humabol sa mga minion, sa mga tore. But I like what I'm seeing right now for Adamir. So he went in for Wind of Nature, tapos may Thunderbelt. So it's all about slows. Meron din kasi silang mga love waves and at the same time yung heartstrings. So, madali kapag para sa kanya na mag-free hit. Kaya din siya naka-Demon Hunter Sword and Golden Staff. Para yung free hits ay bato lang ng bato, kumaga. So, for JPL, kailangan niya ng nice one baby combo. No? Yes. Yung mga ka-duo combo, kailangan ng pagalawin ngayon ng Singapore. Oh, pero mayroong push pero, na nagaganap sila JPL. No? Mula sa Vietnam, up top, kasama dito si... Ito ha, si Benedetta na lang for Vietnam. Pero mukha pa mga napalalim ata dito para Singapore onto the target. Maling base. Maling base ang nauwian dito ni Benedetta pero tatlo to. Uy. Feathered airstrike onto one at si Sayla. Huwag ka nang umuwi. Medyo napalalim doon. But this is Luminous Lord siniset up na Singapore. Great play coming out here for the side of Benedetta. Nung nakita niya na meron ng Lord, ang ginawa niya, bumunda siya sa opposite side. Binigyan niya ng extra oras yung kanyang kampe. Pero hindi enough yung oras na yon. As nandito na din ang Singapore sa my Lord area. And si Adamir galit na
Gusto na pumalo, panong palo na to. Pero na siguro dito na Vietnam mismo ang Lord. Pero laban mula kay Narkper nang kumukunti na yung buhay dito ng Singapore. At nawala na si Sayla. Wala nang burst mula sa Singapore na pwede makapigay. Sa kanilang side prevent, si Adamir mukhang nanganib na rin. Pero kaya pa rin, pinupusuan pa lang si Duktam nanganib. Pero frontline si Adamir. Aki ka na, connect from Light Wheel to Light Wheel Mark Soul. Meron pa yung Immortality Mark, kinakaya pa rin. But that is a double for Singapore. 12 to 5 casualty of 3. Pero may Luminous Lord ng Vietnam, ha? Hindi pa rin nagkakamali sa steal. Oh, hindi pa rin matatapos kumbaga na Singapore ang laban na to. We have to commend Adam here. Napakatapang niya during that moment. Gabi yung kanyang movement speed. Once na naka-hard guard sa kanya, dito si JPL, kahit sinong kasalubungin nila ay talagang tinatry niya at ifinoforce niya na makakuha ng kill. But no stopping then even for Mio as Soul's immortality will be popped. On momentum ngayon ang bansang Vietnam. Now, dedepensa ang Singapore now. 21 minutes in. But this is still, we're heading into ultra late game now. Butters, ano nakita mo dito? Possible comeback for Singapore na ngayon na madami lang na items ang nakuha ngayon for Vietnam. Well, for Vietnam, kailangan nilang sumalalay talaga dito kay Ngart. Ang daming nagagawa ni Ngart para sa kanila. Nangangart. Si Benedetta din. Kumbaga, yung right now, hindi ganun kaganda yung isang Benedetta na hero. Pero dahil doon sa playstyle na pinapakita niya, yung nagiging annoying lang siya all throughout. Ang daming value na nabibigay niya para sa mga kampi niya. Well, for Singapore, kailangan nila maghabol all in all. Kasi isipin mo, anong pang hold mo dito? Heartstrings. Yung passive ni Sayla. Yung passive ni Farsa. Aside from that, wala na. Yung slow na lang eh. Yung pinwheel na lang yung pwede pang isa eh. So for Singapore, they could rely on element of surprise. Either tamang combo. Yeah. Possible tamang combo or possible din. Mas maganda na perfect timing. Ah. Kasi parang nangyari ngayon for Vietnam, ginagawa nila yun na since the game started, finoforce talaga nila dito or since nag-level 4 sila, finoforce nila si JPL na mag-ultimate agad. Tapos magpapakita lang sila dito sa mapa kahit naka-heart guard para ma-force naman si Singapore na lumalim. Although for Singapore kasi, mas nakaka-secure sila ng kills ngayon against Vietnam. Pero for Vietnam, ang nagiging maganda for the team is they are able to manage the lanes. Lahat ng mga minion blade nila is nakaangat doon sa may river side. If you are Singapore, mahirap kasi wala ka talagang pang vision. Only Soul. So, pwede din kasing bigyan dito si Soul ng Team Vietnam. Mapilit na lumalim pa later on. But we have another Lord. And I believe for Singapore dito, kailangan lang sila makakuha. Speaking of, hindi ganun kaganda yung pagkabato ni Soul dito ng Last Insanity. Actually, that was very defensive. And si Adamir, napakatapang. Tingnan mo yung ginagawa. Nasa-sandwich dito ngayon ng side of Singapore. Pero ngayon na-target si Sayla pa rin. On to Benedetta. Vietnam gets the kill. Pero ngayon si Soul nanganib. Ang kaluluwa. Pero nag-push! May nag-push! Si Vietnam! Ano ba kayo sa kayo nakatingin? Tumangin kayo sa base. At home court finally takes game number one. Tignan mo yung photographer, hindi nila in-expect yun. Wala nakaka-ready. Ready sila sa highlights, pero hindi sila ready sa backdoor. Ready sila sa highlights, pero hindi sila ready sa backdoor. Gusto nyo ng sample kung bakit hindi sila handa? Bakit ang yung photographer tumatakbo pataas? Nag-iba ng direction pa. Dito pala. Pero, it was a nice call for Team Vietnam. Actually, nakita na natin yan. Parang pinagtangkaan na rin kanina nung Benedetta in front of other players of Singapore during that time. There was a push against three players of Singapore, if I'm not mistaken. Basta mayroon sila minion wave. So alam nila na kailangan lang nila ng push. They don't have to win the team fight. They have to end the game by taking the base of Singapore. Parang kilala ko kung saan nanggaling yung split na Benedetta na yun. Pero that is clearly a good call for Vietnam. Syempre, team fight medyo naaalanganin. Lumalapit at lumalapit eh. Alam mo, ang kailangan mo lang sabihin dyan is, ang kulit din kasi talaga ng playstyle ng Vietnam. Hindi mo masisisi yung Evo sa, yung Singapore rather, hindi Evo talay. Yung Singapore, kasi, kung pa iisipin mo, buong magdamag silang ginaganon eh. So,
siguro dahil hindi na nila nakita for quite some time, for 3 minutes, ini-expect nila or iniisip nila na baka hindi na ganun at nasa mata naman nila yung Benedetta. Mm-hmm. Uh-huh. Pero hindi kasi nila in-expect yung Beatrix. Mm-hmm. So, parang nasanay na, parang daily occurrence na para sa kanila nung laban na yun na, doon na naman si Benedetta, nang gugul na naman, ayaw mo na yan. Pero hindi nila in-expect na may isang Beatrix na nandun na sa may taas at tinapos na yung laro. At saka parang nangyari dito for Singapore, ang pinaka gusto nilang makuha during that moment is to win the team fight and at the same time to take the Lord or secure the Lord. Hindi nila alam, may bigger picture pala na nangyari kasi hindi din tayo aware na yung Vietnam dito or for Singapore, hindi sila aware na nakaangat lahat ng minion. Yan yung sinasabi natin kanina na grabe yung lane management ng Vietnam. Kasi kahit nananalo yung Singapore in terms of team fight, grabe yung angat na minion. So walang conversion of objective for the side of Singapore kahit lamang sila sa mga clashes. And ano mo, naniniwala pa rin ako na it all comes down to wala kayong crowd control. Wala silang crowd control. Wala. May slow. Pero isipin mo against heroes like Masha, ano gagawin yung slow? Diba? Wala. Ang tatlong bar yun eh. Tatlong HP bar yun. Ano ba gagawa nun? Pero, well, they would risk the X-Borg pa. So, apat na lang lalaban. Kaso kasi pag X-Borg naman, nakikits ko yung plano eh. Kumbaga kukulitin mo si ano eh. Kukulitin mo yung Barats eh. Hindi mo bibigyan ng madaling oras yung Barats. And that is one of the reasons why maganda yung X-Borg pick. Pero, baka nasobra ka natin sa damage. Yun ang talaga yung control. But now, i-breakdown na natin, Ate Mo Chantel, ano ba nangyari doon? Singapore taking game number one. It is a very, very interesting game para sa Singapore versus Vietnam. 23-minute game time, pero mapansin natin, hero kills, pabor sa side ng Singapore. Napakatama na sinabi dito ni Butters na it's all about crowd control. If you look at the lineup actually of Team Vietnam, napaganda ng Masha kasi na-counter nila dito or nahirapan yung mga players ng side na Singapore para makapag-engage. But the real MVP for that game is Mio, actually 100% kill participation for that match. Itemization, more on the utility, kailangan lang niya ma-slow with the Ice Queen 1. Kailangan lang din niya makapag-spam na skills with the Enchanted Talisman and the additional damage with this Divine Gleam. So interestingly enough, actually, for the side of Team Vietnam, nagkaroon pa ng ibang option in terms of the items, which is the cooldown reduction boots. So with the cooldown reduction boots, actually, meron ding iba that doesn't opt for that item, knowing na meron pa silang Enchanted Talisman. Gulat kayo, no? Tinitingnan ko kasi kung ano yung nangyari dun eh. Ako din nasa items pa ako kanina, tapos biglang naging si, napakita pa nga si Adam here. But anyway, real MVP for the game is Mio. And it's all about the burst. Naging madali para sa side ng Vietnam ang kanilang pagkapanalan na yon against Singapore because there is a burst hero for their lineup as compared to the side of Team Singapore wherein hindi nila masyadong na-maximize yung kanilang Farsa pick. Kasi napakahirap para sa kanya anytime na gamitin yung kanyang Feathered Airstrike. It's a prank! Parang yung game lang eh. It's a prank. So kailangan i-secure mo din kung may backdoor entrance yung kalaban. So, yun. Clearly, that was Beatrix ha. Wala yung tingin ko. Pero, matatawa. Yung reaction ni Oisix, slow mo. Sige pa. Sige pa. Hindi ako naniniwala. Sabi ko, teka, tama nakikita ko. Akala mo rare search pa rin ito. Nakatingin siya doon, no? Or parang tumingin siya ng onte. Tapos ako parang... Tapos, biglang nakinuha ni Hindi, ayun yung mga linya na tumingin sa salamin. Harapin na sarili at alamin at... Kailangan. Sige pa. Tumingin sa salamin. Dahil nagkabigayan na nga and nagawa na natin yung analyst segment. Ano yung mga bagay naman na kailangan gawin ng side ng... sabihin natin Vietnam to keep the dominance alive. Ano ba yung mga kailangan nila i-polish? Kasi it wasn't really the cleanest game for them as well. It was... Sabihin na natin, para siyang lottery. May ding. In 14 million na
situations or opportunities, isa lang yung nangyaring ganun. Pwede tumama. Oh, pwedeng tumama. And I would still call it a lottery na parang swerte yun eh. Mm. Na nakalimutan ng mga players and nakalusot bigla yung Beatrix. I would put it that way. Yun yung gusto ko malaman for Vietnam. Ano yung mga kailangan pa nila i-polish para talagang decisive win na siya, dominating win na siya. Since dalawang team natin, no, for Singapore at Vietnam, yung problem is when they approach mid-game, it's always about how to end the game. Kanina talaga may nagugulito, may nagugulo doon. Pero yung sagot nila on how will they react sa comp ng team. Drafting, alam mo, kulang talaga sa CC. Uh-huh. But ending the game talaga is the most important thing sa dalawang team na to. Ending the game. Sige pa. Sige pa. Sige pa. For sure, nakabang. By the way, yung laban natin ngayon, tama yung sinabi ni OSX, it's all about how you will end the game. And yung pag-end nga ng Vietnam, sige, guloy niya lang. Huwag niyo pawiin. Magpapasyaw dito. Kunin niyo lang attention. Para sinabi dito ng Vietnam, uy, pahingin naman ng konting attention mo. I got you. Pero yun yung nangyari eh. Kung baga, kinuha nila yung attention, tapos after nun, dumiretso sila. But ito ang ating highlights actually for that game. Mm-hmm. Early on, it was... Hindi nga natin actually masasabi na Singapore talaga yung lumabang pagdating sa mga team fights kasi alam mo na may better trade for Vietnam. But for Singapore, napaganda na naging performance din ni Adam Mir. Ito yun, yung unang pagtatangka. The first trial during that time, tinry nila mag-push. Yung binyag. Oo, the binyag. Pero for Vietnam kasi, alam nila eh, calculated nila yung kung kailan maganda at hindi maganda na pumasok dito against the side of Team Singapore. At nagulat nga tayong lahat, no? Doon sa pinaka naging team fight na yon. Gusto ko malaman or gusto ko makita dito sa highlights natin actually kung paano yung naging movement para makuha yung backdoor. Kumbaga backdoor. But yeah, it was really Vietnam winning niya kung ano yung mas importante. So we can say na medyo naging a bit na parang seesaw game siya. Hanapan ng butas. Mm. Either from Singapore or Vietnam. Tingnan niyo yung mapa. Ito yung nandun fight na to. Na. Feeling ko kanina yun yung purpose ng overlay na yun. Sumanib kasi si JPL. Ah, wala na bantay sa base. So, wala na iwan. Ayun, no. Beatrix yun, ha. That was clearly Beatrix. Na talagang... Ayun, yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nga, para sa akin, ano to, panalo sa loto to. Kasi, parang... Okay, right place at the right time, nag-heart guard, sumanib, tapos nandun ka sa area, may minion na iniwan. Yun, talagang hinain na sa'yo, kumbaga parang pumunta ka ng piyesta, nakipiesta ka, hinain na sa'yo yung ulam, hinain na sa'yo yung kanin, kakainin mo na lang. Oh, tapos ang maganda pa doon, Beatrix pa siya. Oh. Diba, so sobrang bilis. No. Yung range pa. Sobrang bilis para sa kanya na makapag-push. So, tama yung sinabi dito talaga ni Butters na, andun eh, alang ang sumama pa ako sa teamfight kung pwede ko nang tapusin yung laban. Tapusin na. Parang yung sticker yun na, hehe. Di ba may ganun yun? Na sticker. Yeah, and yung sound yung sagusyon, hehe. Ito may sticker dito sinasabi well sa... Well played, bro! Oh, yun. Tama yun.